So, pag-usapan natin today kung paano mo malalaman yung strength mo. Hindi naman paano malaman, parang tulong lang para ma-push ka sa paghanap ng strength mo sa freelancer at yun yung i-offer mo. So, magbibigay ako ng mga questions na pwede mo itanong sa sarili mo para malaman mo yung kaya mong i-offer. Okay. So, una-una, ano yung isang bagay na mas alam mo kaysa sa ibang average tao? So, katulad nung previous example natin, kunwari receptionist ka ng dental clinic, kahit papano, mas may alam ka na sa dental office and sa dental business kaysa sa ibang average na tao. Kung sa BPO ka, kung ano yung interest nyo, kung ano yung account nyo, mas may alam ka na dun kaysa dun sa ibang tao. So, kung dun ka sa travel agency, mas may alam ka sa booking ng mga flight, ng mga ganun. So, alamin mo kung ano yung mas may alam ka based sa pinag-aralan mo sa dating work mo. Yun, dun ka mag-start kung ano yung mas may alam ka. Tapos, susunod ay ano naman yung mga kaya mong gawin at kaya mong matutunan. Yung parang kahit ginagawa mo to, okay lang sa'yo. So, kasi, syempre, kahit na strength mo yung calls, kung ayaw mo naman siyang ginagawa, di bali, wala siya, di ba? So, alamin mo kung ano yung gusto mong ginagawa, ano yung nag-e-enjoy ka. Tapos, tanong yung sarili mo, meron ba akong experience or meron ba akong past na nangyari sa buhay ko na kaya kong gawin online, na kaya kong i-offer na service online? So, for example, pinagawa ka ng graphic posts ng office mo on doon nung nag-office ka pa or yung mga poster nyo sa Christmas party. Subukan mong kunin yung mga files, yung mga ganun. So, para may sample ka, tapos pwede mo na siyang gamitin as your portfolio. Doon ka magsimula na meron ka ng kahit papano strength doon sa dating nangyari sa'yo sa buhay mo. Ayun. Tapos, isa pang tanong, ano ba yung mga topics or yung mga jobs na nakikita mo yung sarili mo na laging binabasa? For example, lagi nagbabasa about marketing. Lagi ka ba nagbabasa about social media? So, lagi ka ba nagbabasa about web design? So, sa websites, ganun. So, doon mo i-base. Sagutin mo lang din yun. Tapos, ano yung mga pwede mong gawin based dun sa mga sagot mo sa tanong? Ano yung mga pwede mong gawin at alam mong hindi ka magsasawa? Ayan. Tapos, yun na. Sagutin mo yung mga questions na yun. Tapos, base mo lang dun kung ano yung strengths na makuha mo, kung ano yung jobs na makuha mo doon sa mga yon. Tapos, syempre, i-add mo rin dun yung mga willing kang matutunan at willing kang gawin. Tapos, yung lista mo lang siya. Tapos, pag-aralan mo siya. Tapos, i-bangga mo siya dun sa mga available jobs. Tsaka, pwede mo naman i-research yung industry na yun, kung okay ba yun, or kung ano pa yung pwede mong improvement dun sa skill mo para mas kaya mo siyang i-offer, mga ganun. So, yun na. Sana makatulong. Thank you. Bye-bye.